Hindi ako bratinela o spoiled brat. Hindi ko inaabuso ang aking power and ang aking authority sa lahat ng mga opisina na nahawakan ko. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Ano po, Madam Vice President. Una sa lahat, nagpapasalamat po kami sa pagkakataon na binigyan niyo po sa amin at makapagtanong po sa inyo. Pero bago po ang lahat, ma'am, ano po bang dahilan at nabigyan niyo po kami ng pagkakataon na magpaunlak po kayo ng interview? Maraming salamat sa pagkakataon na ibinigay sa akin ngayong araw na ito. Nagpa-interview ako dahil gusto ko na malaman ng taong bayan at ma-explain sa taong bayan kung bakit hindi ako sumasagot sa question and answer sa budget hearing ng Office of the Vice President para sa budget proposal namin 2025. Gusto ko kasi na maintindihan ng taong bayan saan ba ako nanggagaling. Madam Vice President, sa mga nakaraang linggo po, naging laman ng balita ang naganap na hearing sa House of Representatives po para sa 2025 OVP budget. May mga nagsasabi na nag-asal bratanelya daw po kayo, lalo na sa House of Representatives. Hindi daw po kasi kayo sanay na matanong sa mga bagay-bagay, kaya ganoon na lamang po ang naging asta ninyo. Ano po ang reaction niyo dito? Sanay ako na sumagot sa mga tanong ng mga bagay-bagay. Kaya nga, di ba, nagbibigay ako ng mga interview kahit hindi siya arranged na interview, mga ambush interview ng media kung saan nakukuha nila yung mga katanungan ng taong bayan. Sanay ako sa ganyan at alam ng taong bayan na hindi ako bratinela o spoiled brat dahil kilala nila ako simula nung ako ay nasa Davao pa, simula nung ako ay mayor pa, hanggang naging vice president ako. Kilala ako ng taong bayan na hindi ko inaabuso ang aking power and ang aking authority sa lahat ng mga opisina na nahawakan ko. Testigo ko ang buong bayan na hindi ako isang spoiled brat. In fact, nung ako ay lumalaki, hindi naman ang mga kaibigan ko, hindi naman sila galing sa political na pamilya, sa mga mayayaman na pamilya, sa mga powerful na pamilya. Sila ay mga ordinaryong tao lamang at yun ang kinalakihan ko. Isang ordinaryong environment ng isang ordinaryong citizen ng ating bayan. Sa palagay ko, hindi lang sanay ang iilan na mga miyembro ng House of Representatives na hindi nila makuha yung gusto nila at gusto nilang marinig na sagot. At hindi sanay yung mga iilan na mga representatives natin na sinasagot sila sa kanilang mga patutsada. Kaya sa tingin ko, isa din itong parang atake din nila na parang, oh, bratinela yan. Kahit na sumagot naman ako, hindi nga lang sa gusto nila. Kaugnay dyan, Madam Vice President, dito sa budget hearing, naniniwala po ba kayo na may kapangyarihan talaga ang Kongreso na busisiin ang budget po ng bawat ahensya ng gobyerno? Siyempre, oo. Nakalagay yan sa ating saligang batas na ang Kongreso natin ang merong power of the purse. Kaya nga, di ba, merong mga budget hearings at merong pagpasa ng budget mula sa House of Representatives at sa Senado natin, sa Kongreso natin. Kinikilala natin yan. Kaya nga, di ba, pumunta tayo doon sa Senate hearing, pumunta tayo doon sa House of Representatives na hearing dahil nagpresenta tayo ng budget. Ang ginawa ko lang ay sinabi ko, i-forgo namin yung question and answer na parte ng budget hearing. Pero kaugnay po dyan, Madam Vice President, hindi po ba dapat malaman din ng taong bayan para sa pondo ng OVP?
at saan po gagamitin itong panukala po for 2025? Yes, napakahalaga sa akin na malaman ng taong bayan ang Office of the Vice President budget proposal. Kaya nga, bago kami pumunta sa Senate, bago kami pumunta sa House, ay pinublish namin yung budget proposal namin sa aming website, sa Office of the Vice President, sa social media platforms namin. Ginawa namin siyang madaling intindihin ng taong bayan kung saan papunta yung budget proposal ng Office of the Vice President. Ma'am, going back dun po kaninang sinabi nyo na yung ilang beses nyo pong sagot sa mga kongresista that you will forgo the opportunity to defend the 2025 budget proposal of the OVP and will defer to the wisdom of the Congress, bakit tila daw po iniiwasan niyo? Parang ganun po yung lumalabas daw. Oo. Kasi sinasabi ko pa ulit-ulit yon na sinasubmit namin sa Congress ang budget ng Office of the Vice President at iniiwan namin sa Kongreso ang desisyon kung ano ang gagawin nila para sa Office of the Vice President. Kaya finofergo na namin yung question and answer. Unang-una dahil nakikita namin na ginagamit siya ng ibang mga miyembro, iilan na mga miyembro ng Kongreso para umatake sa akin dahil hindi kami magkasama sa politika. At pangalawa, kasi ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng dalawang tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Yan ang katotohanan. Halimbawa ko dito, medyo mahaba ito, kaya pagpasensyahan mo. Ang halimbawa ko dito, sa DepEd muna tayo. Sa Department of Education, noong taong 2023, merong 5 billion na inapprove para sa classroom construction. Nagulat ako kasi merong mga lumapit na miyembro ng House na humihingi. Hinihingi nila yung 5 billion, parte ng 5 billion na budget. Hindi, wala kasi akong experience sa ganyan. At saka ang pagkakaintindi ko, pag in-approve na yan ng Office of the President, ibibigay na yan, pagdediretso na yun sa approval at trabaho ng Department of Education sa construction ng mga classroom. Nagulat ako, may humingi. Magkano ba ang amin dyan? Magkano ba ang amin dyan? So sinabi ko, hindi pwede ito. Kasi ang mangyayari nito, hindi magagawa ng Department of Education ang trabaho namin na mag-construct ng classroom ayon sa classroom backlog at sa prioritization base sa backlog at sa classroom construction. So sinabihan ko yung isang congressman, sabihan ninyo si Martin Romualdez na hindi pwede chap-chapin ang classroom construction na 5 billion. Kaya kung makikita ninyo sa budget proposal na approved ng Office of the President, 5 billion yon. Pero nung lumabas yung GAA o yung budget approved noong 2023, naging 15 billion siya. Dahil hindi nga ako pumayag na kunin yung 5 billion, dinagdagan nila ng 10 billion yung classroom construction ng Department of Education. Yung 10 billion na yon hindi kontrolado ng Department of Education. Controlled yon ni Congressman Zaldico at Congressman Martin Romualdez. Hindi ko na kailangan ng corroborative witness dito dahil makikita niyo yon sa papel. Makikita ng taong bayan yon sa papel. NEP, 5 billion, lumabas ang budget approved, 15 billion. So maiintindihan niyo, 'di ba? Bakit pa tayo magbo-budget hearing para sa Office of the Vice President? Dalawang tao lang naman ang nasusunod sa budget ng bayan natin. Halimbawa, taong 2024. Kung makikita niyo ang approved na budget ng Office of the President para sa classroom construction ay 19 billion. Noong lumabas na ang House version ng Appropriations Bill,
ay naging 24 billion ito. So, approved 19 billion, paglabas sa House, naging 24 billion. At doon sa 24 billion na yon, kung hahanapin mo sa papel, kinuha nila ang 5 billion ng repairs ng classrooms at nilagay nila doon sa 19 billion para maging 24 billion siya. So, ang naiwan sa repairs sa kawawang mga classroom ay 1 billion. Kaya, makikita nyo, sa papel, nandyan yan. Naging 24 billion. At hindi lang yan, dahil noong 2023 ay hindi ako pumayag na hindi masunod yung DepEd na rules sa paano mag-classroom construction based on need, ang ginawa ngayong 2024, inattach nila ang listahan na kung saan gagawin ang mga classroom construction worth 17 billion. Makikita nyo yon sa papel. Pagdating namin sa Senate, nakita yon ng mga senador. Tinanong nila ang Department of Education, totoo ba o hindi totoo na galing sa inyo ang listahan ng 17 billion ng mga classroom construction? So sabi namin sa mga senador, hindi totoo. Hindi namin magagawa yung trabaho namin. Hindi natin masosolve ang classroom backlog kung ganito ang nangyayari. Pwede ba ninyo kaming tulungan? Yung mga senador naman, very helpful sila. Oo, tulungan namin kayo. Kaya nga, kung makikita ninyo sa interpellation ng isang senador doon sa budget hearing sa Senate, tinanong niya diretso, galing ba sa DepEd ang listahan ng 17 billion? Galing ba sa DepEd ang listahan na inattach doon sa House version? Sinabi namin hindi. Hindi galing sa amin yan. On record yon. Makikita nyo sa mga videos, balikan nyo yung mga videos. Makikita nyo. Yes, my concern, Madam Chair, Mr. President, under the GAB, I observed that there was an increase in the budget for the construction of new classrooms from 19.6 billion to 24.6 billion. However, this is my concern, which you mentioned earlier, that the repairs and rehabilitation of classrooms was decreased from 6.5 billion to 1.5 billion. I also have information, Madam Chair, Mr. President, that 24.6 billion allocated under the GAB, but only 9.8 billion from the allocation is left to the discretion of DepEd. Kaya hindi ko na kailangan ng witness kasi makikita nyo sa papel. Tapos dumating ang BICAM, walang nangyari dahil ang nasusunod doon ay si Congressman Zaldico at si Congressman Martin Romualdez. Kaya nandun pa rin naka-attach yung 17 billion na ginawang listahan ni Co at ni Romualdez. In fact, balik lang ako konti sa iyo ha. Kahit yung mga congressman, nakikita nila yung problema ng ginawa nila na pag-attach ng listahan sa budget. Kasi doon sa basic education hearing noong May 2024 ng House of Representatives, merong isang congressman nagreklamo, bakit ang tagal ng classroom construction? Bakit ang tagal? Eh sabi nung USEC ng DepEd, kasi may pabago-bago sa listahan ng DPWH dahil hindi kami ang gumawa ng listahan. Yeah, Mr. Chair, with respect to the 17 billion in Annex A of the GAA, we are not privy on how the school sites were chosen. So, be it as it may, how is it chosen? I'm not privy to that, Mr. Chair. When the GAB came out, there was a 14.7 billion Annex A. Then when the committee, the GAA came out,
from 14.7 it became 17 billion. So we are not privy to how the list was generated. So dagdag ko lang 'yan doon sa confirmation na kinuha nila yung budget ng DepEd, at isa 'yan sa mga rason kung bakit ako nag-resign sa Department of Education. Hindi na ako papayag na sa susunod na taon, ganyan pa rin ang gawin nila at ako yung mananagot sa ginagawa nila. Kaya yan yung sinasabi ko, oh, bakit pa tayo mag-question and answer dito para atakihin niyo ako? Eh, masusunod lang naman sa budget, dalawang tao lang. Kaya yan yung sinasabi ko, oh, bakit pa tayo mag-question and answer dito para atakihin niyo ako? Eh, masusunod lang naman sa budget, dalawang tao lang. Diba? Ang susunod nun na halimbawa ko ay yung budget ng Office of the Vice President. Kung makikita nyo, September 2023, merong lumabas na press release ang Makabayan Block. Sabi nila, may meeting kami with Congressman Martin Romualdez. Pinag-uusapan namin ang pagtanggal ng confidential funds. September yon. Pagkatapos noon, nagkwento sa akin ng isang congressman. Sabi niya, lumapit daw sa kanya si congressman ko at sinabihan siya na tatanggalin namin ang confidential funds ni Inday Sara. Hindi ba siya magagalit? Ang sagot naman sa kanya nung kaibigan ko na congressman, alam mo, si Inday Sara, walang pakialam sa pera yan. Magtatrabaho yan kahit anong budget. Alam niya yan. Dahil alam din niya na limitado ang pera ng gobyerno. Kaya magtatrabaho yan. Trabaho lang ang gusto niyan. Sinabihan siya. Inulit pa niya yung tanong. Tinanong niya yung congressman, sigurado ka ba na hindi magagalit si Inday Sara? Sabi niya, hindi. Kaya kung makita ninyo, doon sa budget hearing ng Office of the Vice President, ay dinefend namin ng maayos kung paano gagamitin ang confidential funds. Napapabilis ang trabaho, napapadali ang trabaho dahil nakatarget yung mga proyekto. Pero pagkatapos ng plenary namin sa House, ay kaagad na lumabas, di ba? Walang dalawang oras lumabas ang statement ni Congressman Zaldico. Ano sabi niya? Unanimous decision ng party leaders under the leadership of Congressman Martin Romualdez, tatanggalin namin ang confidential funds. At para hindi halata na inaatake nila ako, ay tinanggalin din nila yung mga iba pang mga departments ng kanilang confidential funds. So nakikita nyo, gumulong ang Makabayan Block kay Martin Romualdez. At dahil sa kagustuhan ni Martin Romualdez na hindi siya atakihin, at dahil sa gusto niyang suportahan ang Makabayan at ang NPA, nakinig siya. At ang ginawa niya, tanggalin yung budget. Alam na nila kung anong gagawin nila bago pa kami pumunta sa plenary ng House. Hindi ko alam yon. Kasi nasabihan na lang ako nung kaibigan kong congressman pagkatapos na. Nung nakita ko na, oh, nagsabi si Zaldico tanggalin niya ang confidential funds ng Office of the Vice President. So doon ko na lang naintindihan na aatake sila gamit ang confidential funds. Dahil sumunod noon, October, ay merong merong dated na October na audit memorandum ang Commission on Audit. Tapos meron silang October 3 na audit memorandum ang Commission on Audit. So sunod-sunod yun, makita mo. Naglabas ng press release ang Makabayan, nag-defend kami ng budget namin, nagsalita si Zaldico, lumabas ang mga AOM ng COA, September, October. Kaya yan din yung rason. Nung nakita na namin at na-confirm namin doon sa audit memorandum ng COA na ito na yung confirmation ng pag-atake. Kasi hindi pa kami confirmed doon sa unang tanggalin namin yung confidential funds sa OVP. Ang confirmation namin,
noong nagbabudget hearing sila, at doon sa budget hearing, tinatanong nila, oh, may AOM na ba? Oh, may AOM na ba? At nakita namin lumabas na. Yun yung confirmation namin na ito yung pag-atake. Kaya nung fourth quarter ng 2023, hindi na ginamit ng Office of the Vice President at ng Department of Education ang confidential funds. Kasi sabi ko sa kanila, kahit gaanong tamang gamit natin dyan, gagawan nila ng mali yan. Bubutasin nila yan at aatakihin tayo gamit ang confidential funds. At ang patutuon nito, kung makita ninyo, noong House hearing, noong August 27, 90% ng mga tanong, confidential funds. Kahit na 2024 at 2025, wala ng confidential funds ang Office of the Vice President. So yan yung explanation ko, mahabang explanation ko, bakit pa tayo mag-question and answer? Para atakihin ninyo ako? Tapos, alam naman nating lahat, Congressman Zaldi ko, Congressman Martin Romualdez lang ang nagdidesisyon sa budget ng bayan. Madam Vice President, it seems that there's this great plan against you talaga to destroy you. And speaking of plan, kasi during the budget hearing po, may nagsabi kasi dun ng let's stick to our plan. And you also called that person po. Ano po, ano, can you po share about this po? Ano ba tong plan talaga nila during this budget hearing? Oo, doon sa budget hearing na nangyari noong August 27, nakita nyo na, meron na silang nakahandang PowerPoint presentation, meron na silang nakahandang audiovisual presentation, meron na silang nakahanda na script na binabasa, at yung isa pa nga na congresswoman na sabi niya, wala akong panahon. Basta mahaba ito. Hindi ko mabasa letter per letter. Pero kung makita mo, may nakahanda siya sa mga sagot sa mga sinabi namin sa Commission on Audit. Legal points na sinabi namin sa Commission on Audit. Bakit napakadelikado ng ginagawa na kinukuha ang mga dokumento ng hindi tapos at hindi final na audit. So kung makita mo, ganun yun, nakahanda sila. Makikita natin na let's stick to our plan at atakihin natin ito siya. Walang kinalaman sa kanyang Office of the Vice President 2025 budget proposal, kundi lahat ay may kinalaman sa confidential funds na matagal nang may kaso, tatlo pa nga ang kaso sa Supreme Court, matagal nang pinapa-audit nila at nagko-cooperate kami doon sa audit. Kaya makikita ninyo eh, kung ulit-ulitin natin yung nangyari noong House budget hearing noong August 27. Meron silang plano na gamitin yon para siraan ako. At hindi lang sila tumitigil dyan. Kung makita ninyo, ngayon naman nasa DepEd budget sila ng pagsira ng pangalan ko. Kahit wala akong kinalaman doon sa mga observations ng Commission on Audit, sinasabi nila na kasalanan ni Inday Sara yan. At going back po dito sa budget hearing, Madam Vice President, kasi mukhang hindi talaga nagustuhan ng mga kongresista ang inyo pong naging sagot, at naglabas nga po sila ng kanika nilang statement about pa din dito sa confidential fund. And itong si Franz Castro, nagsabi siya dito nga daw ay posibleng ano, ito ay isang impeachable offense. Ano pong reaction niyo dito? Hindi na bago ang usapin ng pag-impeach sa akin. Kung babalik tayo nung nakaraang taon, ay nagsalita na si Franz Castro noong November 2023. Nagsabi na siya, ay pinag-uusapan namin ang impeachment ni Inday Sara. At nagbigay siya ng mga basehan doon sa ipa-file daw nila na impeachment. Kaya tuloy-tuloy lang yan na pinag-uusapan openly dyan sa House of Representatives ang
impeachment. At lagi nandiyan sa gitna si Franz Castro sa usaping impeachment sa akin. Unang-una, walang misuse ng confidential funds, walang misuse ng funds ng Department of Education. Kaya ngayon, pinipilit nilang gawan ng basihan yung mga sinasabi nila na impeachment sa akin. Kaya hindi bago yan na pinag-uusapan ang impeachment. Kasama yan sa plano nila laban sa akin. Ma'am, regarding naman po dito, kasi isa sa plano daw po nila ay bigyan kayo ng zero or 1 peso budget ang OVP po. Kung sakaling mangyari po ito, ano ang magiging hakbang po? Narinig din namin na merong defunding, i-defund daw ang Office of the Vice President budget. Narinig din namin na posibleng piso lang ang ibigay na budget sa Office of the Vice President. Handa ako sa Office of the Vice President na magtrabaho kahit walang budget. Maliit lang yung opisina namin, maliit lang yung operations namin, kaya kayang-kaya namin na magtrabaho kahit walang budget. Alam naman namin na kapartiyan ng pag-atake, kaya kami, tutuloy-tuloy lang din kami sa kailangan namin gawin para sa bayan. Madam Vice President, panghuli na lang po, no? Sa kabila po ng nararanasan ninyo na pag-atake, kaliwat kanan at ang kalagayan po ng ating bansa, ano po ang inyong mensahe sa ating mga kababayan? Unang-una, mensahe ko sa ating mga kababayan, huwag silang magpadala sa ingay ng politika. Kung makikita natin sa kasaysayan, lagi talagang inaatake ang Vice President dahil siya yung tinitingnan ng mga tao na baka magiging sunod na presidente. So lahat ng mga gustong tumakbong presidente ay uunahin nila at atakihin talaga ang Vice President. Kaya huwag sila magpadala sa ingay ng paninira at politika. Pangalawa, isa-isahin nila ang bawat papel sa budget ng 2023 at 2024 at 2025. At pangatlo, kailangan magkaisa tayo na tumulong sa mga nangangailangan. Dumadami ang naghihirap na mga pamilya. Dumadami ang nakakaranas ng gutom. Kaya kailangan tayo, kaya kami tutuloy din ang trabaho namin kahit walang budget. Dahil alam namin na yan yung pinaka-importante sa ngayon. Na matulungan yung mga kababayan natin na naghihirap at walang makain. Yan yung totoong problema ng bayan natin. Once again, ma'am, maraming salamat po sa pagkakataong pinagkaloob niyo po sa amin at nabigyang lino po ang mga isyong ngayon ay headlines po sa iba't ibang media. Maraming salamat po ni Madam Vice President. Thank you very much. Shukran.